laban na ito para makuha nila ang pagkapanalo. Spicy, very yummy para dito sa ating last match of, or literally last game of the day here between Team Spirit and CFU Gaming. So now, welcome to wait and see kung saan ang unang may atake dito ni La Detective. Kasi for sure, CFU pa rin ang magkakaroon ng unang incentive para mag-early. Hayabusa definitely a bit of a later stage or late game hero compared to the other heroes na pinibig dito ng Team Spirit. Yeah, definitely nakakailangan din ng Hayabusa na magkaroon ng enough damage items para i-ensure na sila yung makakakuha ng pagkapanalo. But now for Team Spirit, ang kagandahan nito ay kailangan lang ulit nilang protektahan itong si Hiko na nagawa nila kanina ng game number 2. Kailangan lang nilang i-replicate yon para ma-ensure makakakuha sila ng panalo. Wado, matutusok pa nga dito si Sawo pero mabubuhat doon si OP, hindi yata magiging enough. Kanyang Jit Kondo at ang kanyang Shunpo magiging low na. Kaya naman yung Revitalize ay kakasana. Nakakatakot din yung combo dito nila Sawo at Sunset Lover. Correct. Maglalakad pa punta ng Tori. Diyos ko po. Oo. Alam mo, ayan yung Bruce ko na parang, okay, sige, dikit kayo sa aking lahat. The moment na dumikit kayo sa aking lahat, ang magiging worry ko lang ay yung Claude na baka kapag nag-Wrath of Triad tapos Blazing Duet, yun yung ma-absorb lahat. Baka saluhin mo yung sakit ng mundo. Correct. Which is nakakatakot if you're a Belleric, especially in the early stages of the game. Pero at the same time, you know what, okay lang. Kasi, hindi pala. Kala ko Vengeance. Ano nga pala to, ano? Revitalize pala to. Whew! Kakailangan nating makita kung ano nga ba ang gagawin ng pares sa ating kumpanahan kasi 10 segundo na lang bago lumabas ang unang turtle ng laban. Kid Bomba magpapa-level 4 kasama si Sunset Lover habang nandun lang din naman sa top ang kanilang Roamer para mag-level 4 din. Hiko and Sing, wala pa namang nangyayari. Nagpapakitaan pa lang sila ng mga damage output nila pero nagki-clear lang ng mga minion waves. Okay, na-advance natin ng bahagyan. Excited na ako makita din itong sila Sing at sila Hiko na sumama sa Team Fighter sa ngayon. Yung apat muna sa taas makipaglabanan. Here comes the hard card para kay Detective. That could be it. And there's the Wrath of the Dryad. Sabi nga natin kanina pa, si Detective na mo problema kahit may Angela sa mukha. And will he be able to get it? It's gonna be Sunset Lover with the turtle. Oo. At ngayon ang magiging susunod nilang biktima pagkatapos ni OP with the first blood ay si Wado naman walang makunat na kabayo sa tatlo. Kaya siya ang babagsak. Nakakuha din sila ng pagong kaya yung gold lead nila lumobo na ng 1,000. Opo, ginagawang tapa lang si Wado dito. Hindi talaga yung makagalaw. Sa totoo lang guys, ang hirap ng magiging buhay niya. Just because of the taunt, everything, the beacon, ang hirap ng buhay niya kasi si Sunset Lover, kailangan lang siyang ilawan, baka madadali siya. Oo, sobrang dali. And ito yung beauty ng isang Jusin sa isang lineup. The moment na merong mga super kukunat ng mga roamers or even XP laners, yung Hylos isa yan sa mga possible victims talaga ng Jusin. Nakita na natin yan. Nako, paulit-ulit na namin nakita yan guys. Mga Hylos na pinapalo ng Jusin. Paulit-ulit. Walang dash eh. Diba wala siyang instant dash to get out of the lantern? And they're able to, pwede ka mabalibag paulit-ulit. And syempre may taunt din eh. May parang aggro itong ating hero dito ni Sawo. The Belleric is such a good pick here by Team Spirit. And especially with the way they play. Yeah, kaya nagme-make sense kung bakit nga ba ito ang pinili. At continuously, by the way, binaban ng CFU Gaming yung Belleric na to na tatlong games na ngayon lang mahahawakan. Kid Bomba sinasayawan ni Detective. Ayan umapit na! Yung Quad Shadow at Ugi Shadow kill kay Z. Kaya kahit nag-flicker siya, siya pa din ang mababagsak. Beautiful combination mula dito kay One Shot. Nakabuelo na ng malala ang haya niya and now it's time to go. Si Detective, may problema pa ngayon with the jungle camps. And ngayon, mapapa-play defensively ang CFU dahil dito. Oo. Hey, look at this. Masayosay ako si Detective kahit na may hard card. Kita mong hirap na hirap din. Pumuesto ang CFU sa ngayon. And si Wado, naobo, pinagtutuluhan na naman at walang magawa yung mga teammates niya kundi manood. Oo, ngayon makukuha na yata ng Team Spirit ang ikalawang turtle ng laban.
si One Shot, naging low lang din naman in that entire sequence, but then again, walang retribution holder for the side of CFU Gaming. Sawo, nagbivision lang. Ito yung nag-ano siya, nagko-cosplay. Cosplay siya ng puno. Cosplay ng puno. And sa ngayon, habang nangyari lahat yan, syempre si Hiko, busog na busog din doon sa kusina. Correct. Naiiwan na naman kay Sing. Para sa para lumipad-lipad lang. Kasi wala namang threat din na mangyari. Walang threat masyado kung Claude sa kanya. Yeah. Alam din natin na at this point in time, yung Claude ay aantay pa ng dalawa-tatlong damage items kagaya ng isang 1-1. So, alam natin na for both of these players, wala pa ding threat as much. Masasabunutan nga ba dito si Wado? Naglatag na siya ng expressway pero nilayo siya doon. Nitong si Jusen, si Opie naman nandito mapapahamak yata na susunod. Ginusto mo lang protektahan yung kakapi mo. Ikaw pa ang mapapabagsak. Si Wado din ang mapapabagsak na susunod kasi sinabunutan na siya. Binuwat na siya tapos nag-rat of triad pa. Si Sing ang susunod na magiging target nandito. Yung kanyang blazing duet in attempt to stay alive. Pero hindi na yata kakaya ninyong ha stay alive si detective naman. Sabi detective no, pero nandito din ang mga member ng Team Spirit. Tatlo laban sa isa, susubukan siyang pabagsakin pero si detective makakawala with Oy. The rhythm of joy. Teka, nakita mo siya, hinahunting pa nila Sawo at nila One Shot, pero backups on the way. OP is here to play, and for the meantime, nakakahapdi, ang hapding panoodin nung nangyari dito for CFU kasi sila Wado tsaka sila OP, inuunti-unti. True. Nakikita din natin no, na for Sawo, yung hindi nagmamatter, yung wala siyang displacement papunta sa likod. Kasi either way, pumapasok yung CFU Gaming papunta sa kanila. So definitely, alam niya na parang, okay, pasok kayo sa aking lahat. Meron akong Rat of Triad. And then that's the go signal for Team Spirit na, okay, palik naman na tayo. The Zushin pick is so beautiful kasi Sunset Lover, hindi din takot kay OP kasi may Purify pa siya. So kahit manipa si OP, mapapasama siya. Tapos hindi din masipa yung target niya kasi may Purify nga. Anak ko po, napakahirap ng pwesto ngayon ng CFU Gaming. Mahirap nga talaga at kakailanganin na nalang umabante at magdepensa kasi ngayon na Team Spirit ang makakakuha ng ikatlo at huling pagong ng laban. Walang nakuhang pagong dito ang Team Spirit, tapos nandito pa si Kid Bomba guguluhin. Susubukang sumabunot pero sasayaw lang din naman doon si Detective. Basic to basic lang, Kid Bomba. Still trying to survive here. May split-split pa yan, kaya walang makabakaba. And OP's gonna go down once more. Malapit na. Si Sing, pumapasok na with a hard guard. Blazing duet. Pero kita mo naman, kinitiis pa rin ng Team Spirit yung damage nang galing sa kanya. And yung teammates niya napahamak pa. Oo, tapos ngayon naghahabol na, naghahanap ng isa. Makakabak si Sing. Pero makakabak si Sing. Ay, nakabak! Okay lang. Sige. That's gonna be it for the meantime. And now, Hiko. Libre na naman ang buong mapa. The whole land of Dawn is his playground. Correct. Dito, mga kaibigan. Oo. And with this, nagawa na ng Team Spirit yung isa sa mga winning condition nila. That is to allow Hiko to have enough space. Meron na siyang enough space. Ano pa bang space ang gusto niyang makuha ngayong 2 to 11 na ang kill score. Tama. At halos 2,000 ang gold na pinanghahawakan. Ang buo ko pa na, hindi pala 2,000. Magli-limang libo na pala for Team Spirit. So, hindi. So, grabe ng space nila. Pwede ka ng gastro. Now, Team Spirit. Libre lang din pumush. Ang hirap, walang makalapit. Wado, hindi makalapit. OP, hindi makalapit. Si Z, alam mo naman na, hard guard lang ang solusyon. Pero sila din eh, walang playmaking capabilities yung CFU. Yun yung problema dito. Oo. Hindi mo din pwedeng sipain si Sawo. Mapapasama pa. Mapapahamak diba? Pa kayo kapag nasipa mo yan. So, ang hirap ng pwesto CFU talaga ngayon. What's the play though? Oh, kailangan... Kailangan nilang mang-isolate. Yun lang talaga. But then, at this point in time, Kid Bomba, hindi pa nila kayang pabagsakin. Hindi sila makapenetrate sa backlines. Parang yun yung pinaka-worry ko. Although, for Detective, naramdaman yung damage output na meron siya. Ngayon na meron siyang Holy Crystal, definitely, sasakit na. So, kailangan nilang makakuha ng isa kahit sino man dun. Isang ultra-galactic pitas. Yep. Isang pitas na pang highlight reel. Yes, correct. Adam, ang hirap. Pero right now, another free lord and another free tapa para kay Wado. So, ilipat na si Hiko na gamit na. And ngayon, ubus na din ang kanilang mga Z na iwan mag-isa. And OP,
Oh my goodness, can't even make a play to save his life. Sawa up on front, Hiko activated na ang kanyang Malefic Gun. Oh, activated na ang Malefic Gun at ngayon target na naman nila ang second tier target. Hindi pa lumalabas ang Lord Rockheart, hindi pa lumalabas ang Lord, pero parang gusto na ng Team Spirit na i-end ang laro. 6.7k Goldie na pinanghahawakan nila sa sabog pa rin naman ng mid lane. And with that, the Lord is now marching in the mid. Road to Sagasa to ha, guys ha. Parang mababaaga ang ating ano. This is not the game 3 I was expecting. CFU, it sa mukha niya parang siyang super outdraft, you know? Kasi walang magawa talaga yung kabayo. Oo. At wala ding magawa yung Cho. Oo, kailangan na nilang gumawa ng play ngayon kasi nandito na yung Lord. Nagmamarch na Glorious Pathway, kinasa. Susubukan nilang kumanap ng opening ng possibility na makakuha ng pick off. Pero si OP, magiging biktima nila pa dami ng crossbow. Tanga! Susubukan mabuhay doon ng Claude, pero hindi yata magiging sapat ang damage output na meron siya. Babagsak lang din naman with a mega kill si Detective. At ngayon ng Team Spirit, ang unang team na hindi parte ng Southeast Asia na makapapasok sa knockouts. At